that the PRA, or the Philippine Reclamation Authority, as operator of the Cavitex, proposed to suspend the collection of toll fees for all types of vehicles passing through the Manila-Cavite Toll Expressway in Taguig, Parañaque, Las Piñas, Bacoor, and Kawit for 30 days. Libreng toll sa Manila-Cavite Expressway sa loob ng 30 araw. Ito ang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa inaugurasyon ng Cavite C5 Link Sukat Interchange sa Parañaque City. Wala pang petsa kung kailan ipatutupad, ngunit naniniwala ang Pangulo na malaki ang maitutulong nito sa motorista sa gitna ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. So we welcome this call and thank the PRA for its initiative to help mitigate the impact of rising fuel costs to our motorists. I now count on our Toll Regulatory Board to ensure the immediate implementation for the benefit of the riding and the transport public. Ngayong gabi, inaasahang bubuksan na sa mga motorista ang Cavitex C5 Link Sukat Interchange at ito ay toll-free sa limitadong panahon. Ang Sukat Interchange ay 1.9 kilometers expressway na magdudugtong sa Cavitex Radial Road mula Parañaque Toll Plaza hanggang Sukat Interchange. May kapasidad itong 16,000 motorist araw-araw. Layo nitong paikliin sa 10 minuto ang biyahe mula Cavitex sa area ng Seaside Road hanggang Sukat Road mula sa dating 45 minutes. Pinangunahan rin ng Pangulo ang groundbreaking ng Cavitex Calax Link at Cavitex C5 Link Segment 3B. Kukumpletuhin ng Cavitex Segment 3B ang 7.7-kilometer Cavitex C5 Link kung saan ikokonekta nito ang Cavitex sa Parañaque City at C5 Road sa Taguig City. Aabot sa 8,000 motorista kada araw ang mapagsisilbihan nito. Naniniwala si PBBM na malaki ang maitutulong ng mga road project na ito sa Cavitex upang maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko sa Metro Manila. But that is a good thing because that means that the traffic that is going from the different parts of the country through up north, through down south, no longer through Manila, will immediately enjoy all those benefits of a much easier, much faster, and much simpler. And we don't need to worry that much about traffic as we are having to do now. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.